Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito ay sana na isi-share niyo ito no, sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga kasamahan. At yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, ano, sana po makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, lalo na yung mga ano, lalo na yung mga teachers natin, ano? Pwede ba 'yan? Oh. At sana pag nag-subscribe kayo, paki-hit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong ma-notify. Okay ba 'yan? Oh. At sana request na rin ni Sir Bong kasi yung mga vlogs ko ay meron na siyang ads, ano? At pag lumalabas yung mga ads, huwag niyong i-skip, sana panoorin niyo ng buo yung mga ads na lumalabas diyan sa vlog. Pwede ba 'yan? Oh, maraming salamat sa inyong lahat. Marami kasi ang nagtatanong ano doon sa comment section or doon sa comment portion ng aking YouTube channel, 'di ba? Doon sa ilalim, nagko-comment kayo eh, 'di ba? Marami ang nagtatanong. Kahit itong vlog kong ito, no, itong vlog kong ito ay susubukan nating sagutin yung lahat ng mga query nyo, yung lahat ng mga tanong nyo na pinost nyo doon sa comment section o comment portion ng aking YouTube channel. Actually, yung mga ibang tanong doon ay nasagot na ng vlog ko, kaya hanapin nyo na lang po yung mga vlog ko na sasagot doon sa inyong tanong. Ano po? Oh. Alam nyo, yung mga subscriber natin ay marami na rin, ano, hindi lang sa Caloocan eh, marami na rin ang mga taga province, ano? At malalayo pa, meron pang Mindanao eh, di po ba? At susubukan ni Sir Bong na sagutin yung ilang mga katanungan na pinost nyo doon sa aking YouTube channel. So yung una ay si John Ray Labajo, pero ang gusto lang niya, hindi siya nagtanong. Ang sabi niya ay i-shout out ko lang daw siya, ha? Hello John Ray, baka si John Ray ay dati kong estudyante, baka dati kong estudyante dito sa Caibiga High School. Hello John Ray. Ang pangalawa, Maria Magdalena Palermo, no? Hindi ko lang alam kung hindi kasi naka-indicate dito kung saang division siya. Ang tanong niya, kasi malamang ano to, high school teacher. Sabi niya, lima lang daw sila sa math department nila. Lima lang sila. Pwede na raw ba siyang mag-apply for MT kung lima lang sila doon sa department nila? Siguro ang sinasabi niya yung ratio. Actually, sa pagkakaalam ko, ay 7 teachers, ano, dapat magkaroon ng 7 teachers para magkaroon ng isang MT. Kasama yung MT kasama na ron sa 7, ano? Kaya lang ni-refer ko to yung tanong na to sa aming administrative officer, ano, AO5, Administrative Officer 5. Ano, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Sabi niya sa akin, "Sir, yung 6 ay justified na." Oh. So, 6 daw pwede na, no? Malamang it applies to all divisions. Ang susunod ay si Ma'am Marieta Jekale, ano? Or Hekale from Division of Batangas, ano? So, medyo malapit lang ito. Sabi niya, wala pa raw yung kanyang salary differential. Ang tinutukoy kaya ni Ma'am Marieta yung as a result of her promotion, baka mamaya na-promote siya, no? Siyempre, pag napopromote tayo, nagkakaroon tayo ng adjustment doon sa ating salary sa payroll. At kung kailan ito nag-take effect, prior doon sa salary adjustment natin sa ating payroll, dapat ibibigay sa iyo, no? Ibibigay sa iyo ito kung kailan ito nag-take effect. Okay? Naintindihan nyo ba? Alam nyo, yung mga ganitong usapin, kung secondary kayo, kung high school kayo na direct budget or independent unit, ano? Yung mga ganitong usapin ay doon nyo lang sasabihin, ang kakausapin nyo lang dito, yung mga finance staff nyo dyan sa inyong school. Pero ma'am, kung elementary ka or secondary na non-ayos, o hindi direkta yung budget nyo, kasi yung mga non-ayos ma'am, may vlog ako nito eh, ang budget nyo ay nandoon sa inyong division office. Ngayon, pag nasa division office yung budget nyo, ang kakausapin nyo rito ay yung mga division personnel o division authority nyo na namamahala doon sa inyong finance. Ano? Kakausapin nyo lang siya. Find ways. Di ba? Kung po pwede silang i-PM, i-chat, o i-text, i-call. Ano? Kaya lang, kung gagawin mo na lahat,
at wala pa ring aksyon, ang gagawin mo, you will resort to write a letter na black and white, sumulat ka sa iyong division superintendent at sabihin mo yung appeal mo na wala ka pang salary differential. So, maliwanag po ba yan, ma'am? Okay. Number 4, si Ma'am Mildred Ubungin. Ang tanong niya, kung meron daw bang reclass o ERF sa senior high school. Alam niyo, Sir Bong, may hawak akong junior high school at meron din akong hawak na senior high school. Alam niyo, sa pagkakaalam ko, at tinanong ko na rin to, walang reclass sa senior high school. Kasi ang mga position, yung mga item ng senior high school ay mga newly created. Ang ibig kong sabihin ay yung mga item ng senior high school, lahat yan ay bago na nanggagaling sa DepEd Central. Binibigay nila yan taon-taon. Kaya mag-aantay kayo ng mga items galing sa DepEd Central. Kaya lang nakakalungkot na marami ng enrollees, marami ng schools sa public na senior high school at marami na rin ang enrollees natin sa senior high school. Pero kokonti pa lang yung mga items ng teacher 1 sa senior high school. Konti lang yung binibigay sa mga division. Kaya alam nyo, kahit teacher 1 sa senior high school ay talagang kulang na kulang. Kaya hindi natin ma-sustain yung needs ng mga guro, yung needs ng mga guro sa senior high school kahit saang parte ng bansa na merong public senior high school. Alam nyo, sa experience ng mga division offices, napakarami na mga senior high school at napakarami talaga mga estudyante na nag-aaral sa public senior high school. Kaya lang wala halos item na teacher 1 sa senior high school. Kung meron man ay very minimal. Even yung mga item for MT sa senior high school ay konti lang yung napupunta na ibibigay sa mga division. Ang susunod na tanong ay kay Marivic Rodriguez. Ma'am Marivic, ang tanong niya, teacher 3 na daw siya, automatic ba raw na pasok na siya sa MT? Baka ang ibig sabihin ni Ma'am Marivic, kung qualified na ba siya na mag-apply ng Master Teacher 1 kung siya ay Teacher 3? Yes, of course. Alam mo, Marivic, qualified kang mag-apply ng Master Teacher. Kaya lang, bago ka mag-reclass, kasi pag empty positions, nagkakaroon muna yan ng school ranking or division ranking. So, maliwanag ba yan, Ma'am Marivic? Okay, number 6, Mamilita Bulo of Division of Nueva Ecija. O, medyo malapit lang ito, no? Sabi ni Mamilita, siya daw ay nagpa-rank last 2019. Okay, kaya lang dahil pandemic, talagang pandemic no nakarang taon, di ba? Up to now ay wala pang resulta yung kanilang ranking. So alam mo, ma'am, totoo po 'yan. Talagang lahat mula nung nagsimula yung pandemic ay nagkaroon talaga lahat ng delays. Kaya lang, ma'am, hindi naman dapat huminto yung ating division office o yung ating division PSB para sa pag-process ng mga application nyo. Alam nyo, nauunawaan natin na mayroong pandemic. Pero dapat may developments, pinaprocess yan ng inyong division office. Kaya ang maganda dyan, ma'am, consistent yung communication nyo sa mga in-charge dyan sa division office nyo. At itanong sa kanila yung status ng inyong application. Kasi alam nyo, pag nadidelay yung application natin for promotion, para na rin nadideny tayo doon sa ating opportunity. Ang susunod natin ay si Ma'am Fea Vanilla. Ang tanong niya, kung ilang months daw ba bago ma-approve o ma-confirm ng civil service yung appointment. Alam niyo, na-i-vlog ko na to nasabi ko na to. Alam mo, Ma'am Fea Vanilla, sa experience ko ay 6 months ang inabot bago bumalik sa division office yung aking appointment. Mga 5 or 6 months. Okay ba? O, punta naman tayo doon sa tanong ni Sir Aldrin Chempo. Ang sabi ni Sir Aldrin, ang tanong niya, pwede raw bang magpareklas ng Teacher 3 to Department Head o Head Teacher? Sir Aldrin, yes, pwede. Teacher 3 to Principal nga ay
pwede, alam mo, pag teacher 3 ka, at naka 5 years ka na sa teacher 3, pwede ka na kumuha ng principal exam, ano? So, kung gusto mong mag-reclass ng master teacher at teacher 3 ka lang, ay pwedeng-pwede. Kaya lang, ang sinasabi ni Sir Bong, ano, kapag mga ganitong position ay nagkakaroon ng school ranking bago ka i-reclass ng head teacher. Kaya lang lagi kong sinasabi, no, kapag ganitong position ang ina-applyan nyo tulad ng master teacher, kung a-applyan mo ay head teacher o department head, nagkakaroon ito ng division ranking or school ranking, ano? Pag nagkaroon na ng division ranking or school ranking, kung ano yung resulta nun, kung mag-rank 1 ka, deswerte, bago ka makapag-reclass ng head teacher kung walang vacant position. Okay ba yan? Okay, punta naman tayo kay Manlord Velasco. Ang tanong niya, ilan daw teachers ang kailangan para magkaroon ng MT? Ano? Sinabi ko na ito kanina, no? Dapat at least magkaroon kayo ng 7. Doon sa 7, kasama ka na doon. Kasama na doon yung master teacher. Pero ang sabi ko nga, nirefer ko to, tinanong ko to sa aming AO5 sa personnel namin dito sa amin sa division office. Ano? Ang sabi niya, yung 6 daw na teachers ay justified na. So, pwede. Kung 6 na kayo dyan, ay pwede ka nang mag-apply for MT. Kasama ka na doon sa 6, ha? Kasama ka na doon sa 6. Okay ba yan, Manlord? Okay, tanong naman ni Jonas Mejia. Ang tanong niya, ilang taon daw bago makapag-reclass ng teacher 3? Ano? Alam mo, Jonas, baka bago ka pa lang sa pagtuturo, no, sa public, dapat magkaroon ka muna ng 3 IPCRF. Ano? 3 rating bago ka makapag-apply ng teacher 3. Or, kung tinatanong mo ilang taon, 3 years dapat. So sana kahit paano ay nasagot ko yung ilang katanungan ng ating mga guro, ano? So kung meron pa kayong mga tanong, keep on posting your queries and questions doon sa aking YouTube channel, 'di ba? May portion doon ng comments, 'di ba? Pwede kayong mag-remarks doon, pwede kayong magtanong doon. Ilagay niyo yung katanungan at makikita ko naman 'yan, mababasa ko 'yan at I'll find time katulad nito na masagot yung inyong mga katanungan. Maliwanag po ba ito? Maraming salamat po sa inyong lahat.